Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Science Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pinagmulan at gamit ng liwanag at init. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin! Alam mo ba, mahalaga na malaman mo ang pinagmumulan ng liwanag at init na bahagi na ng pang-araw-araw mong pamumuhay. Alam mo ba, ang liwanag at init ay may iba't ibang pinagmumulan? Maaring ito ay natural o artificial. Ano nga ba ang natural o artificial na pinagmumulan ng liwanag at init? Handa na ba kayong malaman? Halina't simulan na natin! Narito ang isang pangunahing pinagkukunan o pinagmumulan ng liwanag at init. Ito ay ang natural. Ano nga ba ang natural? Ang natural na pinanggagalingan ng liwanag at init ay ang mga likha ng Diyos. Narito ang halimbawa ng mga natural na pinanggagalingan ng liwanag. Una, ang buwan at mga bituin. Ang mga ito ay natural na nagbibigay ng liwanag kahit na hindi na gamitan ng kuryente o anumang baterya. Makikita natin ang mga ito tuwing gabi at ang mga ito ay nagsisilbing ilaw sa atin na bigay na kaloob o gawa ng ating Diyos. Narito ang mga halimbawa ng mga natural na pinanggagalingan ng liwanag at init. Una, araw. Pangalawa, apoy. Ang mga ito ay natural na hindi kinakailanganan ng kuryente o baterya upang magbigay ng liwanag at init. At ang mga ito ay likha ng Diyos. Ang araw ang pangunahing pinanggagalingan ng liwanag at init sa ating mundo. Lahat ng mga bagay na may buhay sa mundo ay nakadepende sa liwanag at init na nanggagaling sa araw. Ano ang nagagawa ng liwanag at init para sa mga tao, para sa mga halaman, at para sa mga hayop? Handa na ba kayong malaman? Halina't simulan na natin! Narito ang mga gamit ng sinag ng araw sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang araw, bukod sa nagbibigay ito ng liwanag tuwing umaga o araw, ito rin ay nakakatulong sa atin upang magpatuyo ng mga damit na ating nilabhan. Ang init ito ay tumutulong upang mag-evaporate ang mga tubig na sa ating nilabhan at unti-unting natutuyo ang ating nilabhan. Ang liwanag at init ng araw ay nagbibigay ng enerhiya sa halaman kung kaya't ito ay lumalaki at mabuo ang proseso ng photosynthesis. Ang photosynthesis ay prosesong ginagawa ng halaman upang mabuhay at makagawa ng pagkain para sa kanyang sarili, sa mga hayop, at sa mga tao, at marami pang ibang organismo. At ang init din ng araw ay ginagamit bilang proseso sa pag-iimbak ng pagkain, tulad ng tuyo. Ang apoy ay isa sa natural na pinanggagalingan ng init at liwanag. Halina't pag-aralan natin ang mga gamit ng apoy sa pang-araw-araw na buhay. Ang natural na apoy o baga ay maaari din natin gamitin sa pagluluto. Ginagamit ito noong unang panahon sa paggawa ng tinapay at hanggang ngayon meron pa rin mga ilang tao na ginagamit ito. Ang tawag sa lutuan na ito ay pugod. Ang pugod ay sa sinaunang lutuan ng mga pagkain na ginagamitan ng baga o apoy. At narito naman ang mga halimbawa ng mga kalan.
na kalandi-uling o kaya namang kalan-na-bato. Ang mga ito ay ginagamitan ng apoy upang makaluto. At ang mga ito ay hindi na rin kailangan ng kuryente o anumang baterya o anumang LPG para makaluto. Ang apoy ay nagbibigay init upang makaluto ng pagkain. Baga sa plantsang diuling. Ang baga ay mula sa apoy. At kapag ito ay nilagay sa plantsang diuling, ito ay umiinit at hindi na kinakailanganan ng kuryente o anumang baterya. At dahil sa init na ito, nakakatulong upang mawala ang pagkagusot ng damit. Halina't pag-aralan naman natin ang mga artificial na pinagmumulan ng liwanag at init. Ang artificial na pinanggagalingan naman ng liwanag at init ay mga likha ng tao. Halina't pag-aralan natin ang mga ilang halimbawa nito. Halimbawa? Narito mga ilang halimbawa ng artificial na nagbibigay ng liwanag. Ilan lamang ito sa mga halimbawa? Flashlight, bulb light or bumbilya, at lampshades. Ang mga ito ay nagbibigay liwanag sa atin, lalo na kung madilim. Ngunit gumagana lamang ito kung meron itong sapat na kuryente o baterya. At ang mga ito ay likha lamang ng tao. Ngunit kung wala ng baterya o kuryente, hindi na ito maaaring gumana. Narito naman ang mga artificial na pinanggagalingan ng init. Ilan lamang ito sa mga halimbawa? Una, oven. Ang oven ay ginagamit natin o maaaring gamitin sa pagluluto. Pangalawa, plancha. Ginagamit natin ito upang maalis ang gusot ng ating damit. Pangatlo, electric stove. Ang electric stove naman ay ginagamit natin sa pagluluto. Ang mga ito ay halimbawa ng mga artificial na pinanggagalingan ng init at gumagana lamang ito kung merong sapat na kuryente o baterya. At ang mga ito ay likha rin ng tao. Lahat ng mga bagay na nagbibigay ng liwanag at init ay mahalaga sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. At may naitutulong din ang mga ito sa mga hayop at sa mga halaman sa paligid. Halina't suriin natin ang mga larawan sa ibaba at ilarawan kung saan nanggagaling ang liwanag at init at ano ang gamit nito. Sa unang larawan, ang pinanggagalingan ng liwanag ay ang araw. Makikita natin na dahil sa liwanag ng araw, madali natin makita ang mga nasa ating kapaligiran. At ang liwanag at init nito ay nakakatulong sa mga halaman upang magbigay ng enerhiya at makatulong sa kanilang paglaki. At gayon din sa ating mga tao at hayop. At sa pangalawang larawan naman, makikita natin ang pinanggagalingan ng liwanag ay ang bumbilya. Dahil sa bumbilya, ito ay nagbibigay ng liwanag sa loob ng tahanan upang makita ng mga tao na nasa loob ng bahay ang kanilang mga gawain. At sa pangatlong larawan naman, makikita natin ang pinanggagalingan ng liwanag ay ang apoy mula sa siga at mula sa mga bituin. Ang mga ito ay mga natural na pinanggagalingan ng liwanag at nakakatulong ito upang makita rin natin ang mga daan tuwing gabi. Tandaan, ang liwanag ay may iba't ibang pinagmumulan. Maaaring ito ay natural o artificial. Ang natural pinanggagalingan ng liwanag at init ay ang mga likha ng Diyos. Ito ay natural na hindi na kailangan ng kuryente o namang baterya upang gumana. Samantalang ang artificial na pinanggagalingan ng liwanag at init ay mga likha ng tao. Ang mga ito ay maaaring magamit o gumana sa pamamagitan ng kuryente o anumang baterya o anumang bagay na inilalagay upang ito ay gumana. Para sa gawaing pagkatutubilang isa, isulat ang titik N
Kung ang mga sumusunod na pinanggagalingan ng liwanag at init ay natural, at titik A naman kung ito ay artificial. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Halin at sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Ang unang bilang ay araw. Ito ay titik N. Titik N ang sagot sapagkat ang araw ay natural na nagbibigay ng liwanag at init. At ang araw ay likha ng Diyos. At ang araw ay gumagana kahit walang baterya o kuryente. Narito naman ang pangalawang bilang. Ang pangalawang bilang ay buwan. Alam ko, kaya-kaya mo nang sagutin ang mga ito at ang mga susunod na bilang. Pangatlo, street light. Pang-apat, kandila. Panglima, ilaw ng mga sasakyan. Pang-anim, bumbilya. Pang-pito, flashlight. Pang-walo, siga o bonfire. Pang-siyam, lampara. At pang-sampu, kalan o LPG. Para sa gawain pagkatuto bilang dalawa, maglista ng mga bagay na pinanggagalingan ng liwanag at init. Pangkatin ito tulad ng talaan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagotang papel. Narito ang talaan. Halina't bigyan ko kayo ng tig-isang halimbawa sa bawat kolum. Para sa kolum na nagbibigay ng liwanag, ang halimbawa ay buwan. At sa kolom naman na nagbibigay ng init, ang halimbawa naman ay plancha. At sa kolom naman na nagbibigay ng parehong liwanag at init, ang halimbawa naman ay araw. Alam ko, kaya-kaya mo nang dagdagan ang mga nasa kolom na ito. Halina't simulan mo na. Para sa gawain pagkatuto bilang tatlo, basahin mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang check kung ito ay nagsasaad ng gamit ng liwanag at init at X naman kung hindi. Narito ang unang bilang. Pagpapatuyo ng nilabhang damit sa pagbibilad nito sa arawan. Ang tamang sagot ay check. Alam ko, kayang-kaya mo na sagutin ang mga susunod na bilang. Pangalawa, nakikita natin ang mga bagay sa paligid at nagagawa ang mga bagay-bagay dahil sa liwanag at init. Pangatlo, kailangan ng halaman ang sikat ng araw upang makagawa ito ng sarili niyang pagkain. Pang-apat,
Ang power plants ang pinanggagalingan ng kuryente na dahilan upang magkaroon ng ilaw ang mga tahanan. Panglima, maaring panggalingan ng init ang kalan. Para sa gawain pagkatuto bilang apat, suriin ang mga larawan. Tukuyin mo ang pinanggagalingan ng init at paano ginagamit ang init sa bawat gawain na nasa larawan. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Narito ang unang bilang. At narito naman ang ikalawang bilang. Narito naman ang ikatlong bilang. At narito naman ang ikaapat na bilang. At narito naman ang ikalimang bilang. Narito naman ang ikaanim na bilang. At narito naman ang ikapitong bilang, ang huling bilang para sa gawain na ito. Para sa gawain pagkatuto bilang lima, gumuhit ng iba pang mga gamit na hindi nabanggit sa nakaraang mga gawain na matatagpuan sa iyong bahay o tahanan at paligid na nagbibigay ng init at liwanag. Isalaysay mo kung paano ito gumagamit ng init at liwanag. Kopyahin ang talaan. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Narito ang talaan. Sa unang kolom, iguhit ang limang bagay na pinanggagalingan ng liwanag. At sa pangalawang kolom naman, isulat ang gamit ng liwanag. Dito naman sa pangalawang talaan, iguhit sa unang kolom ang limang bagay na pinanggagalingan ng init na makikita sa iyong tahanan o sa iyong paligid. At sa pangalawang kolom naman, isulat ang gamit ng init. Para sa gawain pagkatuto bilang anim, isulat ang hinihingi sa bawat kahon upang mabuo ang concept map. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kang natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!